alam mo yung tropa kong si Mantol. Pag tuwing gusto niyang gumanyan yan, eh may anak kasi yan eh, di ba? May anak yan eh. Tuwing gusto niyang gumanyan, tuwing gusto niyang gumanyan sa asawa niya, at gising pa yung anak, ginagawa ng tropo, pinapasili po na yan, sabi niya, anak, doon ka muna sa bintana. Mag-ano ka muna, tingin-tingin ka muna dyan sa bintana. Kasi gaganyan siya eh, para di ma-store. Binubola ba niya? Eh, pagkatapos isang araw, isang beses, pagkatapos niyang gumanyan, na pinapunta niya ang anak niya doon eh. Pagkatapos niyang gumanyan, sinanong niya ngayon yung anak niya. O anak, anong nakita mo sa bintana? Sabi ng ganyan, sa bintana. Sabi ng anak niya. Tay, yung kapitbahay, yung mag-asawa, nag-G6. Umiisip siya ngayon. So marunong mag-cellphone. Bakit? Sabi niya, bakit? Paano mo nasabi nga, no? Nag-G6. Eh, tay, yung anak nila, nakadungaw din sa bintana eh. Nakadungaw din? Oo. Alam mo, yung anak ng kaibigan ko na yan, nasampal ng ano ko yan, ng kaibigan ko si Iman. Oo, nasampal yan. Nasampal yan. Paano ba? Isang umagay, puyat ng tropa ko si Iman, puyat. Sabi ng asawa ngayon sa anak, ng asawang babae, anak, isingin mo na tatay mo at mauhuli na sa trabaho. Bumasok ang anak. Ayaw magising. Nay, lumabas. Nay, ayaw gumising ni Papa eh. Kahit anong gawin, ayaw gumising. Gawin mo lahat at mauhuli na sa trabaho. Gisingin mo yan. Pumasok ulit yung anak sa kwarto. Paglabas, umiiyak. Umiiyak? Sino? Yung bata, yung anak nila. Kasi ginigising. Pinagalitan siguro. Pag tinanong ng nanay, bakit umiiyak? Nay, sinampal ako ni Papa eh. Sinampal ako. Bakit ka sinampal? Ano ba ginawa mo? Dinuraan ko. Bakit mo naman dinuraan? Sampalin ka nga. Eh, nay, narinig ko kasi kayo nung isang gabi. Sabi mo, duraan mo para pumasok eh. Eh, dinuraan ko. Sinampal tuloy. Ayaw pumasok ka pala. Ayaw pumasok ng tatay. Dinuraan niya. Oh. Duraan to para pumasok. Tangina mo. Sinampal to. Yung anak kasi ng Siman na yan, tuwing umaga, tinutukawan din ng nanay yan ang bilang, hanggang 10. Bilang, oo. Eh, yung bata, hindi nakapokus na mag-ano, hindi niya alam paano bilangin hanggang 10. Sabi ng nanay, ang bubo mo naman nak, hanggang 10 lang, hindi mo kayang bilangin. Si tatay nga eh, sabi niya kay Inday eh, hanggang 3 lang ako, hindi ko na kaya. Mas bubo pala yung tatay. Mas bubo pala yung tatay. Hanggang 3 lang eh. Ay, sa kondo ko, dami pa naman bata nakadungaw sa bintana. Totoo, Anito. Sa kondo mo. Sa kondo ko, daming bata nakadungaw eh. So, baka ganun din ginagawa nung gaw. Dami kong ginagawa, malamang. Pag nagpapayin ang daw, ganun. Kita ko mga bata nakadungaw. alam nyo na ngayon ha, pag yung anak nyo nakadungaw, pag may mga batang nakadungaw sa bintana, alam nyo na kung bakit. Ayun, alam mo na, alam mo na. Itong dalawa na to, tinan mo. Mukhang nung bata na to, laging puyat to eh. Lagi na to sa bintana. Yan ba yung nakulong to? Oo, yun yung nakulong. Yan yung nakulong? Oo. Yan yung sa kulong ah. Siga na kagad. Siga na kagad siya. Nagsisigaw na kagad siya kung sino ba yung mayo dito? Eh wala yung mayo, naliligo. Sigaw pa rin ang sigaw. Sino ba mayo dito? Kanina pa ako dito eh. Gusto ko makita yung mayo. Sakto lumabas yung mayo. Ako yung mayo dito. Bagong ligo. Bakit ka sumisigaw kung sino yung mayo? Kumapit siya. Mayo, ito na po. Ito din naman mauna. Oh, mga idol, kung may mga joke kayo dyan ha, i-send nyo lang. I-picture namin yan sa susunod na mga videos. Kung may mga jokes kayo dyan, i-comment
comment niya lang sa baba, sa description box, sa comment box. Kami na bahal, lalabasahin namin yan. Para good vibes lang. Send us a number ng Gilmar 0917. Mga kwentong seaman. Mga kwentong seaman.